this video, balik Grab Food Delivery tayo ngayon. So, dito tayo ngayon sa mayroon tayong booking, pipikapin natin sa may Grab Kitchen, Daang Hari, Bacoor, Cavite. Ang drop off natin is sa Island Cove, Ikawit, Cavite. So, ang delivery fee nito is 240 pesos. And sa shortcut o alternate route, wala akong idea kung paano natin mapapaiksi yung biyahe, pero pipilitin natin na makahanap tayo ng mga hindi tayo matatraffic at yung mga possible na shortcut o alternate route na ipapakita ko sa inyo. And tara, umpisa natin to na napakababa ng delivery fee sa totoo lang mga sir, pero kailangan natin kumahid nyo, kaya laban na to. And tara, let's go. Grab sir, ito ba yung Grab Kitchen? Okay. Ito, GM629. Ah, ito. Ito, pareho lang yan. Okay, magkasama ko. Okay lang kaya quality nito, malayo ito eh. Island Cove, hindi naman siya maano. Ang ginagawa lang po na yun, binubuo lang po para po hindi po matagtag tayo. Ah, hindi matagtag? Pero yung ano niya, yung sealed neto, hindi naman hindi maano yan, hindi matatanggal. Ginagawa lang po nila binubuhol. Binubuhol lang. Pag-island cove. Ah, talagang ano dito? Island cove yung... Island cove ba ito? Pagtanghali. Tanghali? Ah, layo eh. Grabe. Minsan marami pa nga eh. Ah, okay. 20 eh. Okay, okay. Sige sir. Sa inyo ayon sa ano natin. Sa stop ng Grab Kitchen, yung tanghali. Talagang marami raw talaga nagbubuk. Kapunta ng Island Cove. So okay, parang Chinese yung ano natin dito eh. Kevin lang ang pangalan. Tapos so bali ang delivery pin nito mga master, from Daang Reyna, hindi, ito Daang Hari, Bacoor, Cavite to Island Cove, Cavite, Cavite is 240 pesos. Laban na tayo dyan. Umpisa natin dito mga master. Hindi ko alam kung may shortcut to kasi napaka long ride nito. Napakalayo nito. Okay. Tayo sa habaan ng Aguinaldo Highway. Ito yung mas pinili natin daan para mapabilis tayo makapunta sa Island Cove in Cavit, Cavite. Dito tayo. Aguinaldo tayo. Ito yung famous dito na kumpanya. Ito yung Yasaki. Ano siya? Japanese company. Yan dito pagka na-tsempo ka na last hour, may kita mo punong-puno ng mga empleyado rito itong habaan ng Aguinaldo sa tapat ng Yasaki. Ano sila? Uniform na kulay violet o purple. Nagsimpo lang tayo tanghalin tapat, kaya medyo walang traffic, wala yung mga empleyado. Ayan, Yasaki, pinakamalaking company yan dito sa Cavite. Along Imus, ano to? Long ride itong ating delivery. From Daang Reyna to Island Cove in Cavit, Cavite. So tanghalin tapat, babakbak tayo na ito. Kaya na yan. Okay mga master, dito na tayo sa Robinson Imus. Ano to? So dito na tayo sa Robinson Place in Imus. So bali kakaliwa na tayo dito. Papasok tayo sa loob ng bayan ng Imus. Hindi na tayo didiretso ng papuntang SM Bacoor. So kakaliwa na tayo dito. Papasok tayo sa loob ng bayan ng Imus para labas na natin isa Cavit, Cavite. Mas maigi rito mga masas pagka sa loob. Hindi na tayo matatraffic. Kasi kung mag-ano pa tayo, kung nadama tayo ng Aguinaldo Highway, ang tubok natin eh sa may intersection ng SM Bacoor, doon na, maaabot na tayo ng traffic.
mainit pa naman ngayon. Kaya kailangan gagawa tayo ng paraan para mapabilis yung biyahe natin at hindi tayo maka-encounter ng init, kasi magiging doble init natin. Init ng sakyan at init ng klima ng panahon. So okay, dito na tayo, kakaliwa na tayo dito. Pakita ko lang sa inyo, isa sa mga dinadayo ng mga taga-Imus ito. Kung taga-Imus kayo, yan, kilalang kilala yan, yung Abad Supermarket na napakamura daw. So dyan sila bumibili, kaya lang sobrang dami rin ng tao. Okay, dito na tayo sa Yenko. Pakita na ito. General Yenko Street. So pagdating sa dulo, kakaanan tayo. Okay, kanan na tayo dito. So rekta na tayo dito, mga master. 3.6 kilometer ang tumbok na natin sa Paterona Highway papuntang Tawit, Cavite. Pero hindi pa dun tayo, ah. Tatawid pa tayo, lilipat pa tayo ng Island Cove. Okay, dito na tayo sa Bayang Luma 1. Sa itong way na to, kung natatandaan nyo, kung nakapanood kayo ng aking Buhay Moto Taxi vlog, may nagturo sa akin na passenger na dito kami duman sa loob ng Imus para makaiwas kami ng traffic sa Along Aguinaldo Highway. So ito na yon, ito na yung binabaybay natin. Shoutout sa naging passenger natin sa Mubit, tinuro niya yung way, yung shortcut para mapabilis tayo makarating ng Terona Highway papundang Kawit, Cavite. So dito, mapapansin nyo mga masa, walang ka-traffic-traffic. Yung dinadaanan natin ngayon. So okay. So ang labasan nito pala is pa Binakayan in Cavite. Thank you. Come again. So ano tayo? 400 meter, nandun na tayo sa Terona Highway pa rin ng mga mase, pero hindi dun yung actual drop-off natin. Makita ko lang sa inyo, ayan, Metrobank, Kawit, Cavite. So ito, pag kumanan tayo, ito yung papuntang SM Bacoor. So kakaliwa tayo dahil ang punta natin isa pa Island Cove. Kaliwa tayo dito. Ito, itong lugar na to, ang alam ko is ano to, Binakayan. Lengke ng Binakayan. Dito lang tayo maka-encounter ng traffic. The rest nito, wala na, okay na. Yes na. Okay, stop ko lang tayo. Kanan tayo dito. Okay, kanan na tayo dito sa ano to? Samala. So okay, pasok dito tayo sa Samala Marquez. Samala Marquez. Hindi ko alam kung ang way na ito, pa-island ko. Tanong na lang tayo. Okay. Kuya, may way pa pa-island ko to? Ah. Okay, salamat. Samala kayo pag dulo. Okay, salamat. Salamat po. Okay, eto na tayo. Dito tayo sa Samala, Samala Marquez. Kakagawa tayo. Okay. Ano ba ito, napasok natin? Alright. Kanan na tayo dito, ito na yung ano to? Poblandia. Poblandia Road. Okay, ito na. So okay, dito na tayo. Bilis ang biyahe natin. Andito na kagad tayo sa Poblandia.
Island ko, Koblandia. Hindi ko alam kung anong tamang pronounce eh. Koblandia o Koblandia Road. Itong binabaybay natin. So mga 400 meter, ando na tayo sa drop-off location natin. Alright. Yun lang. So, no, ito na yung drop-off location natin eh. Nasa pin location na tayo. Dito mga master, first time ko magdadrop dito. Hindi ko alam kung saan yung ito na yung drop-off location natin. Saan ang ano na ito? Parking. Teka lang. Saan ang parking lot? Ah, dito. Ah, ito na yata. Parking area for commercial delivery. Dito na. So, bali, ito yung drop-off location natin, mga master. Dun. So, parking area dito. Iwan na lang natin. Wala pang tao. Okay. Bali, yung delivery location natin sa kabila. Iiwan yung motor. Tatawid tayo. Okay. Ares! Regarding sa mga nadaan natin shortcut, option nyo lang yan mga master. Pero kung may mas alam kayo na mapapadali yung pagpunta rito sa Island Cove from Daang Reyna, Bacoor, Cavite to Island Cove in Cavite, Cavite, magiging parang guide nyo na rin yun, yung mga dinaanan natin ng mga shortcut. Disclaimer lang ha, para lang sa mga hindi pa kabisado yung pagpunta rito sa Island Cove in Cavite, Cavite. Pero kung familiar na kayo rito, kung may alam kayo ng mga lugar na mapapabilis, it's your choice. Sa akin, yung pinakita ko na yon na daan, ayun lang yung base sa alam kong way na para mapabilis yung ating pag-deliver dito sa Island Cove. So okay, paano mga kamaster, dito ko muna tatapusin ang aking vlog, and ingit po kayo lagi, ride safe, keep safe, and see you on my next vlog. God bless everyone.